Hello mga ka-JVlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong bagong entry-level phone ni Infinix, ang Infinix Note 7. Ito na kaya ang phone para sa'yo? Tara mga ka-JVlog, check natin! Shoutout kay Seth Gavino, kay Lucky Vidad, kay Renzi Lorenzo, kay Lara Esclamede, kay Jim Camagay, kay Thomas Carl Miranda at kay Lloyd Sargeza. Maraming salamat mga ka-JVlog sa suporta. Si Infinix Note 7 ay na-release dito sa Philippines ng merong isang variant na merong official price na 7,990 pesos or almost 8,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So kung mapapansin nyo, dun pa lang sa RAM at internal storage ng smartphone na to, panalong-panalo na kayo mga ka-JVlog, tapos ganyan lang ang kanyang presyo. And ito palang Infinix Note 7 ko ay nabili ko sa physical store dito sa Lucky Chinatown Mall sa Binondo. So kung napupusuan nyo itong Infinix Note 7, bumisita na kayo sa mga Into Gadget Stores at malay nyo meron silang stock nito. At dito sa ating review, tingnan natin kung sulit ba talaga itong smartphone na to. So mga ka-JVlog, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Note 7. Number 1 sa kanyang presyo dahil meron siya official price na 7,990 pesos or almost 8,000 pesos lang itong smartphone na to. Nasa entry level lang siya. Tapos ang nakakagulat dito sa Infinix Note 7 is yung kanyang specs. Mataas yung specs niya mga ka-JVlog sa kanyang price segment. Kaya napakasulit na itong Infinix Note 7 talaga. Number 2 sa kanyang screen size. Ito yung sobrang nagustuhan ko dito sa smartphone na to dahil meron siyang 6.95 inches na screen size. So almost 7 inches na ang screen netong si Infinix Note 7. At yung first nga na napansin ko dito sa smartphone na to is yung kanyang screen size. At minsan pag nagla-live stream ako mga ka-JVlog, kasama ko si Maring Ana, ang ginagamit kong pang Mobile Legends is itong Infinix Note 7 kasi malaki yung screen size niya. Mas malaki yung space ko pag naglalaro. Number 3 sa kanyang chipset, powerful din yung chipset netong si Infinix Note 7 dahil meron siyang MediaTek Helio G17 na chipset na isang gaming chipset yan mga ka-JVlog, and na-try ko na yung performance yan of course dito sa Infinix Note 7 nung game test ko to. Napakaganda ng kanyang performance at na-handle niya yung mga tines kong games in high settings. So mako-consider ko rin tong si Infinix Note 7 na isang affordable gaming smartphone. Number 4 sa kanyang RAM at internal storage, napakataas mga ka-JVlog sa kanyang presyo dahil meron na siyang 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Usually yung ganitong variant na RAM at ROM makikita lang natin to sa mga mid-range phones. At yung parati nating nakikitang variant sa entry level is 3GB, 4GB RAM at 32GB, 64GB internal storage. So mas pina-improve pa dito sa Infinix Note 7. Number 5 sa kanyang camera dahil meron na siyang quad camera. At ang maganda pa sa main camera niya, meron siyang 48 megapixel. Number 6 sa battery, mataas ang battery capacity nito, nasa 5,000 mAh. And based sa aking experience sa paggamit nitong si Infinix Note 7, napakaganda talaga ng battery performance niya. Tumatagal din yung battery niya sa akin at ang parati kong ginagawa dito sa Infinix Note 7 is social media at nag-YouTube. Bira lang ako maglaro dito pag nagla-live stream ako pero ang tagal niya talaga malobat. Number 7 sa kanyang fast charging, support siya ng 18 watts. So no need to worry kahit na malobat itong si Infinix Note 7 at mataas yung battery capacity niya. Napakabilis naman mag-charge dito salamat sa kanyang 18 watt fast charging. So very convenient mag-charge dito. Number 8 sa kanyang design, sobrang na-attract ako sa design nitong si Infinix Note 7. Biruin niyo yung entry level phone pero meron siyang premium design. Sobrang ganda nung kanyang back cover pag tinitilt niya sa light mga ka-JVlog, lumalabas yung kanyang rainbow effect na very eye catching sa mga ibang tao talaga yan. At alam naman natin na ibang tao pag bumibili ng smartphone, ang una nilang tinitingnan din is yung design. So marami talagang ma-attract itong si Infinix Note 7. Number 9 sa kanyang dual speakers, malakas yung speaker nito mga ka-JVlog based on my experience. Sobrang sulit yung kanyang dual speakers lalo na pag naglalaro ako at nanonood ng movies. So yung isang speaker niya nasa earpiece at yung isa nasa baba, napakalaking tulong yung dual speakers lalo na pag naglalaro kayo. For example, natatakpan niyo yung baba ng smartphone, hindi magdi-distort yung sound dahil meron pa siyang isang speaker sa earpiece. Malakas yung kanyang speaker at maganda naman yung kanyang sound
quality. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Note 7, sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide ba kayong bumili nitong napakasulit na entry-level phone ni Infinix. Next naman, dito tayo sa design at sa build quality nitong si Infinix Note 7. So yung kanyang back cover ay gawa sa plastic material na very common naman yan sa mga entry-level phones at minsan mid-range phones pa. At meron siyang glossy finish, pero ito talaga yung nakakuha ng attention ko, yung design nitong smartphone na to mga ka-J-Vlog. Ang ganda, solid. So ayan, kung makikita nyo, meron siyang effect pag tinitilt siya sa light. Ayan, napakaganda. Lumalabas yung kanyang rainbow effect at may design yung kanyang back cover. Ayan, kung makikita nyo naman. Hindi nyo akalain na 8,000 pesos lang itong smartphone na to. At gustong gusto ko rin yung setup ng kanyang camera module. Perfect fit yung ganyang circle shape at nasa gitna siya. So para sa akin, pasadong pasado sa design itong si Infinix Note 7. Since glossy finish siya, expect nyo na pro siya sa mga fingerprints modules. At ayan, kung makikita nyo, meron na. At ina-advise ko nga sa inyo, ilagay nyo muna si Maring Jelly Case as a temporary case pag wala pa kayo nabibiling mga gandang case dito sa Infinix Note 7 para syempre ma-protectionan yung napagandang back cover nito. Sa frame naman, meron siyang glossy finish din. At dito sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner. At nandito ang kanyang volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side naman, nandito ang kanyang SIM card slot. Sa baba naman, nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, micro USB port. Sad to say mga ka-J-Vlog, micro USB port pa rin siya, hindi siya USB Type-C. Pero hindi na ako nagre-reklamo dyan dahil fast charging naman itong micro USB port niya. At syempre bumakayo naman sila sa ibang aspect, diba? At nandito ang kanyang speaker grills. Dalawang kanyang speaker, isa na sa baba at yung isa na sa earpiece. So dual speakers itong si Infinix Note 7. Sa likod naman, nasa gitna ang kanyang circle shape camera module at meron siyang quad rear camera at meron siyang quad LED flash. So apat-apat to mga ka-J-Vlog. Sulit na sulit kayo dito. Si Infinix Note 7 ay merong quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 48 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture, 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture, and 2 megapixel dedicated video camera na merong f1.8 aperture. Meron siyang quad LED flash at capable siya ng Full HD, 1080p video recording at 30 frames per second. Sa front camera naman, meron siyang 16 megapixel f2.0 aperture and capable din siya ng Full HD, 1080p video recording at 30 frames per second. Video sample rear camera of the Infinix Note 7. Ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. So maganda rin yung quality ng kanyang video camera. Ayan, no? Napakalinaw din. Salamat sa kanyang 48 megapixel main camera. Ayan. So maganda rin dito sa Infinix Note 7, meron siyang stabilization mode. So mamaya papakita natin yung sample niya. Video sample anti-shake mode of the Infinix Note 7. So same din, ang resolution is Full HD 1080p. At yan, sineshake-shake ko ng aking kamay. Okay din naman, nalilis din naman yung shakiness niya. So yan, okay na okay to mga ka-J-Vlog. For example, nagpa-vlog kayo ng rough road, no? So okay to. Video sample front-facing camera of the Infinix Note 7. Ang pinakamax na resolution niya is same din, Full HD 1080p at 30 frames per second. And yes, napakalinaw mga ka-J-Vlog. Oh. Diba? And meron ding anti-shake ang kanyang front camera sa video. So yan, magpapakita rin ako ng sample niyan later.
video sample anti-shake mode of the Infinix Note 7 sa front camera. So yan, try natin tumalon-talon. Yes, okay naman. Diba? So yan, sinishake-shake ulit yung aking kamay. At napaka-stable niya. Sa display, meron siyang 6.95 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1640 pixels na meron 258 pixels per inch at meron siyang punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 10 with XOS 6.0. Meron siyang MediaTek Helio G70 na chipset. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali G52. Meron siyang 6GB RAM at 128GB ang internal storage. At expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Sad to say, meron pa rin siyang micro USB port. At dalawa naman ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya nga ay side mounted na. Sa battery naman, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So, explore natin yung camera app netong si Infinix Note 7. Okay, nandito ngayon tayo sa AI camera niya at main camera ang gamit natin dito. So, para magamit yung 48 megapixel, nandyan yun sa taas, pindutin nyo lang. Ayan, 48 megapixel on. Tapos, sa icon na to yung settings niya. Pwede natin i-on yung watermark dito. Pwede rin natin i-activate yung touch capture. Napakasimple lang nung settings netong si Infinix Note 7. Meron tayong flash dito, HDR mode, aspect ratio, at yung mga filters natin. And meron tayong Google Lens dito sa baba. Para ma-activate yung kanyang macro lens, andito yan sa gilid. Sa tabi niya lang yan, ayan, macro lens na tayo. Tapos sa video, ayan, meron tayong video at capable nga siya ng Full HD 1080p at 30 frames per second. Meron tayong anti-video mode daw. So, meron tayong flash at settings ulit. Meron din tayong short video dito. So 15 seconds, pwede nating taasan pa yan. 60 seconds, ayan, hanggang 60 seconds. Perfect yan for Instagram stories, Facebook stories, at iba pa. Slow motion, meron tayo. Meron din siyang beauty, so ayan, pwede natin pakinisin ang ating face hanggang level 6 at pwede tayong sumexy dito sa Infinix Note 7. Okay, diba? Bagay na bagay sa akin to. Papayat ako dito. Meron tayong bokeh effect. So, dito natin magamit yung isang camera lens ng Infinix Note 7 which is yung depth sensor. So, itong bokeh, ito yung nagbibigay sa atin ng background blur sa ating mga photos. Meron tayong super night na perfect for low light shots. AR shot. Ayan. So, sa AR shot, wala kasi tayong subject pero sa front camera, ganyan ang itsura niyan. Ayan, oh, diba? So, meron tayong mga animation sa ating mga photo. Ayan, diba? Perfecto. Of course, for Instagram din. So, balik tayo sa main camera, meron tayong panorama. So, magagamit nyo to for wider shot. And, meron tayong documents. Sa front camera naman, ang maganda dito mga ka-JVlog, pag inactivate nyo yung front camera niya, merong animation sa kanyang patch hole display. Ayan, umihilaw siya. So, nandito tayo ngayon sa AI camera. Napakalinaw ng front camera nito dahil meron siyang 16 megapixel. Same lang tayo ng mga icon sa taas tulad sa rear camera. Sa video, same din, meron siyang Full HD 1080p at 30 frames per second. Meron din siyang short video sa front camera at meron tayong mga filters dito. Okay, na pwede natin magamit. So sa beauty dito, pwede tayong pumogi lalo, diba? Hanggang level 3 naman sa front camera. Portrait, ito yung background blur din, AR shot, so pinakita ko na sa inyo kanina to, at wide selfie. So itong wide selfie ay malaking tulong sa mga group selfie. So hindi na kayo mahihirapan kumbaga, nai-stretch pa yung kamay nyo. So yun mga ka-JVlog, yung camera app ni Infinix Note 7. Speaker test tayo dito sa Infinix Note 7, tingnan natin yung performance ng kanyang dual speakers. Magpe-play ako ng vlog ni Ana Marie sa YouTube. Ayan, Ana Marie Vlog. So, sa hindi pa nakasubscribe sa kanya, subscribe na po kayo mga ka-JVlog. Start na tayo. So, bumili kami.
So kung i-rate ko ang kanyang speaker, 1 ang lowest, 10 ang highest. Ang score ko dito nasa 10. Sobrang nasatisfied ako sa speaker netong si Infinix Note 7. Kung makikita nyo naman kanina, kahit takpan ko yung baba nito, hindi na de-distort yung sound niya. Dahil meron pa tayong isang speaker sa earpiece. At yun nga, napakalakas ng speaker nito mga ka-JVlog. At okay naman yung kanyang bass. So mas may enjoy nyo pa manood at maglaro dito sa Infinix Note 7 dahil meron siyang malakas na speakers. Biometrics test tayo dito sa Infinix Note 7. Unahin muna natin yung kanyang fingerprint scanner. So kung makikita nyo, sobrang bilis yung kanyang fingerprint scanner and accurate din siya. Next naman is face unlock. So, fast and accurate din yung kanyang face unlock. Boot up test tayo dito sa Infinix Note 7. So, tingnan natin kung ilang seconds siya mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So, napakabilis lang mag-open nito. Nag-open siya ng 24.17 seconds. So, mga ka-JVlog, para sa akin, napakasulit ng smartphone na to. At itong si Infinix Note 7 ay ginagamit ko na as my personal phone na dahil sobrang nagustuhan ko itong smartphone na to. At yun yung kung mapapansin nyo, ginagamit ko siyang pang ML pag nag-stream ako sa Facebook. Sobrang sulit netong smartphone na to para sa akin dahil meron siya magandang chipset, MediaTek Helio G70, tapos tinernohan pa ng mataas na RAM at internal storage. Kaya ganun na nakaganda ang kanyang gaming performance. At yun nga, ang nakakatuwa nga sa smartphone na to is yung kanyang presyo talaga. 7,990 pesos, tapos mataas pa yung specs na ma-offer niya. Yung ibang specs niya ay pang mid-range level na. So itong si Infinix Note 7 ay isang entry-level phone na merong mid-range specs. Yun nga lang, ang downside dito sa smartphone na to is yung kanyang micro USB port. Pero bumawi naman si Infinix Note 7 dahil ginawa naman nilang fast charging etong si Infinix Note 7 kahit na micro USB port siya. So supported siya ng 18 watt fast charging out of the box. Kaya napakabilis mag-charge dito sa smartphone na to. Battery test tayo dito sa Infinix Note 7. So maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ang una natin lalaroin is Mobile Legends. At ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa high, naka-on ng outline at shadow. Naka-full download na ang resources at ang internet connection natin is 4G mobile data at naka-full brightness tayo. Tapos ang SIM card natin is smart. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 71%, 30 minutes. So mga ka-JVlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira na lang na 61% sa 30 minutes sa paglalaro dito sa Infinix Note 7. Biruin nyo yung 10% lang ang nabawas. Naka 4G mobile data pa tayo at naka full brightness pa. So ganyan kakunat din ang battery netong si Infinix Note 7. So marami ako nababasa sa comments about sa power brick netong si Infinix Note 7 dahil marami daw user na naka-experience yung kanilang power brick ay sumasabog daw. At tinignan ko rin sa Lazada, may mga ibang ratings nga na ganun na pumuputok daw yung power brick netong si Infinix Note 7. So i-share ko lang yung experience ko dito sa smartphone na to, yung about sa power brick niya. Ito yung power brick ng Infinix Note 7 ko. 1 month na higit sa akin itong smartphone na to at so far wala naman akong na-experience na ganung issue dito sa aking Infinix Note 7. At ito yung pin ng aking Infinix Note 7. Kung makikita nyo naman, wala pa naman siyang sunog, kumbaga. So malinis pa rin yung pin ng aking Infinix Note 7. Ayan siya.
So siguro yung iba kaya naka-experience ng ganun dahil na rin siguro sa kanilang saksakan yan. Kasi sa akin, kung mapapansin nyo naman, wala pa akong na-experience na ganun dito sa smartphone na to. Okay na okay pa rin yung power brick niya, mga ka-JVlog. At isi-share ko na rin yung ginagamit kong saksakan sa pag-charge ng mga smartphones ko. So yung aking saksakan ay yung Omni na tower siya. So maraming socket yun, mga ka-JVlog. Multiple device ang pwede nyong ma-charge doon sa tower socket ng Omni. Tapos ang ginagamit ko ring isang saksakan is yung Panther. So mga trusted na brands yung ginagamit kong saksakan dito sa aking bahay para mas safe na din. So syempre yung Omni tsaka Panther ay kilalang brands yan pagdating talaga sa mga saksakan. So yun, mga ka-JVlog, yung konting update sa power brick ng aking Infinix Note 7. So far wala akong na-experience na ganyang issue sa aking smartphone. Sobrang bilis mag-charge dito sa smartphone na to dahil 18 watt itong power brick na to. So yun, mga ka-JVlog, malapit nang matapos ang 2020 at malapit na rin magpasko. At sa mga naghahanap ng affordable smartphone na maganda ang performance sa gaming at sa camera, consider nyo rin to si Infinix Note 7. Siguradong sulit na sulit din ang pera nyo.